Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Romel Victoria, and for this video, I'll be showing you my design plates sa aming design 3. So kung matatandaan nyo, ginawa na natin to nung design 1 ko. Pinakita ko sa inyo lahat ng mga plates ko sa inyo, including yung mga graphics, blah 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 blah, and so many more major subjects. Pero this time, papakita ko sa inyo and i-explain ko kung ano ba yung mga ginawa ko at yung mga concept ko pa sa paggawa ko ng design. The number one goal of this video is to show you na merong improvements na mangyayari sa inyo throughout the semester. And I'll be showing you also kung ano ba yung mga process na ginagawa ko kapag ka magde-design and kung ano yung mga bagay na dapat nyo tandaan kapag ka magde-design kayo. So without further ado, let's go right into the video. So, plate number one is an Asian restaurant, a Japanese-inspired resto. So, before I explain my design concept here, gusto ko muna sa inyo sabihin yung requirements na binigay ng prof namin. Binigay ng prof namin dito is kumuha daw kami ng pinaka gusto namin na inspiration or any concept sa any Asian countries dito sa mundo. And freely kami, napili ko rito is yung Japanese nga, Japan-inspired na restaurant. So, naglagay ako dito sa exterior perspective ko doon sa pinaka-entrance ng famous art nila. Nakikita natin yan sa kahit anong anime, halos siguro. And pinaka-design concept ko dito is yung bonsai itself. Okay, next one is our site development plan ng restaurant natin. And obviously, maraming errors pa sa drafting pero nakorrect naman siya ng professor namin sa pag-check niya nito. So, medyo may improvements na tayo sa next plate. Now, moving forward, as you can see, naglagay ako ng maraming puno. So, pinuno ko siya ng maraming puno para, you know, yung shades sa araw. Napag-aralan kasi namin yung sa tropical design. Sa shades ng araw, doon sa pag... Kasi ito roadside to eh, sa pag-filter ng hangin. And of course, sa aesthetics at sa privacy ng pinaka-restaurant. Since ang pinaka number one motif natin dito is peace and harmony. Ah! And also, this one, pinaka-heart nung... Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan. Yung pinaka-heart nung restaurant natin dito. So, ayan, merong entrance yung mga customers dyan and dito yung mga crew para, you know, kapag gusto nilang mag-tambay-tambay lang, pwede silang makapunta dyan. Tapos meron dyan kasing fountain na maganda. Yan yung pinaka number one na nagre-represent sa restaurant kapag ka nakita nyo siya. And also, ito yung pinakita ko sa inyo kanina na fountain, tsaka ito pa, meron pa dyan, mga bonsai parang garden, ganun. So naglagay ako dyan ng parking. Mali-mali nga itong ano ko, pero okay naman. Ito naman yung isa sa plate na favorite ko. So the next one is our interior design. Ito yung public, ito yung private na kainan. And I did this using watercolor only. And ang pinaka materials na ginamit ko rito is yung mga wood. Yung traditional na upuan. I forgot the term pero ayun yung pinaka traditional na upuan ng mga Japanese. And I also put bonsai here. Of course, para sa theme or concept ng ating pinaka design. Ito naman. Requirement sa amin is gumawa ng apat na elevations. So, ayan, makikita nyo dyan, may dimension na. Though, meron pa rin mga errors sa drafting, pero okay naman na siya. Tapos, gumamit ako dito ng alcohol markers para sa rendering. Here's the front side elevation, the rear side elevation, and here we have here the right side elevation, the left side elevation. So, yan yung isa sa pinaka-favorite part ko ng pagpe-plate, yung elevator. Our next plate is our longitudinal section and the cross-section. So, guys, advice lang para sa mga mag-architecture dyan. Please use the proper line weight kasi mas mapapaganda nyo yung illustration and yung drafting nyo kapag gumamit kayo ng proper line weight. Huwag nyong gagayahin yung ginawa ko kasi halos magkakaparehas lang yung mga weights na ginamit ko. And also, use grid lines para kapag ka hindi pa kayo masyadong gamay sa drafting kagaya ko, mas mapapaganda nyo pa siya. Yan. Yan yung pinaka-the best ko that time. Next one is our
Oops, second floor plan agad. Dapat first floor plan muna. Ground floor plan. Ayan. So, for our ground floor plan, isa kasi sa spaces na pinaano sa amin, pina-require sa amin is dapat daw merong public at saka private dining area. So, ito yung public. Tapos, merong outdoor din. Ito yung sinasabi ko sa inyong part. Ayan. Merong access yung both customers. Meron ding access yung mga crews dito kapag gusto lang nila magtambay at mag-relax. And, perks ng pagkakaroon ng pag-online class. May tatago nyo yung ganyan. Yan. Mga liquid eraser. Anyways, next one is this. The second floor plan. So, second floor plan, guys, actually, hindi na dapat nire-reflect pa yung parking space, sabi ng professor ko, kasi okay na daw yan, kahit hindi na. So, nabago lang dito, same lang naman kasi siya. Meron siya ditong smoking area. Tapos may mga benches dyan, yung pinaka-balcony niya. Tapos meron siyang chandelier dito na finrihand. Guys, grabe naman yung katamaran. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang private, yung reception area. Yung may mga traditional Japanese na upuan. Tapos yan yung offices, yan yung administrative spaces. Actually, dito sa plate number 1, naging 4th place ata ako dito as far as I remember. 4th place ako dito, tapos yung grade na nakuha ko dito medyo mataas-taas naman. Since 4th place nga ako sa buong section namin. And ayun, yun lang yung pinaka-summary ng plate number 1 ko. Next one is kunin na natin yung plate number 2. Hindi ko na i-arrange, guys, kasi tinatamad na ako talaga mag-ayos. So,